para hindi kayo pasukan ng kamalasan or mala sa loob ng inyong pamamahay. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nating video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos ng gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano tayo hindi mapasukan ang kamalasan sa ating pamamahay. So, lahat naman tayo ay ayaw natin na pasukan tayo ng kamalasan sa ating bahay, dahil kapag tayo ay napasukan ng malas sa ating pamamahay, ay isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo naghihirap, kung bakit ang hirap papasukin ang pera sa atin, kung bakit kahit anong kayod natin ay wala pa rin tayong nakikita sa ating pinaghirapan. So, dito po, ituturo ko sa inyo paano tayo laging swertihin, paano kayo hindi mapasukan ng malas at swerte na ang papasok sa inyo. Dito ay kailangan natin ng baso na naglalamang tubig, at dapat yung baso natin ay tulad po nito, clear po dapat at babasagin. At kailangan natin dito ng isang butil na bawang na hindi po ito nabalatan, at kailangan natin dito ng isang kutsarang asin. So, pwedeng sea salt, pwedeng iodized salt, pwede din po na rock salt. So, pili lamang kayo. And kapag ready na, kailangan na siguraduhin mo lamang sa iyong sarili na kapag ikaw ay gagawa ng isang ritual, dapat po ay buo ang inyong tiwala at paniniwala. Syempre, dapat hindi kayo nagdududa, dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi gumagana ang ating ginagawang ritual kapag tayo ay may pag-anilangan sa ating sarili. So, kung alam mo sa iyong sarili na 100% ang iyong tiwala at hindi mo naramdaman na nagdududa ka, gawin mo ito. So ngayon, ang ating gagawin lamang dito, napakadali at napakasimple lamang. Kunin mo lamang yung tubig, asin, at bawang. Itong bawang na ito ay ilagay mo lamang dito sa loob ng tubig. At yung asin na isang kutsara, ilagay mo lang din dito sa tubig. Ngayon, kapag nailagay mo na ito, haluin mo gamit yung inyong hintuturo. Haluin ninyo gamit ang inyong hintuturo para mas mamagyan ito ng energy. At sabihin mo dito, lahat ng kamalasan sa aking buhay, lahat ng malas sa aking pamamahay ay matatanggal or mawawala ito, at papasukan ako ng maraming swerte, at kailanman ay hindi na ako mamalasin, lalo na sa aking hanap buhay. So lahat na, hilingin mo dito lahat, yung tipong kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, hilingin mo kung gaano mo ka gusto na hindi mo na maranasan yung sitwasyon mo ngayon na sobra kang nahihirapan. So dito, kapag ito ay inyo nagawa, yung mga problema na mga pagsubok na darating sa inyong buhay, para bang hindi nyo na mararamdaman yung feeling nyo na kayang-kaya nyo na ito malalampasan. So kailangan na positive yung isip ninyo kapag ito ay inyong ginawa. So dito po, kung magtatanong ka kailan ito pwedeng gawin at saan ito pwedeng ilagay, ilagay mo ito doon sa likod ng inyong pintuan sa may main door. And pwede mo yung lahat, or pwede mong lagyan lahat. Kung halimbawa yung pintuan ninyo is dalawa, so pwede mo siyang lagyan yung dalawang pintuan. So ganyan po, pwede lang din po isa, so yung main door po. So pili lamang kayo. So ayun, gawin ito sa kahit anong araw at oras, pwedeng sa gabi, pwedeng sa umaga, pili lamang kayo. Sa lahat po ng mga gustong magpa shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. At sa lahat din po na mga gustong magtanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.